ating diskusyon for today ang presidente po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Ang pungsuki din po natin, ginoong Stephen Kuo. Hi sir, gandang umaga po. Gandang umaga, Alvin. Ayan. Eh, si Sir Stephen po kasi ang unang nagsabi sa atin na teka muna, parang alarming ito for the consumers. Dahil tuloy-tuloy po eh, yung pagtaas. Siyempre sila po una nakakaalam dahil sila po yung supermarket group bago pa tayo. Kung baga, abisuhan muna sila kasi may mga trabaho pong gagawin dyan. Papalitan yung tag, titingnan kung sakto ba yung mga supplies dyan, may supply pa ba sa mga shelves. Ano po? Hanggang ngayon po ba ganun pa rin ang sitwasyon, ginong Stephen? Yes, Alvin. Na-alarm lang ako ng kaunti for our shoppers, no, and valued customers. Nung napansin kong mid-April pa lang, eh, medyo may mga nag-aabiso na na naka-line up for increases, price increases and adjustments for May, no? So sabi ko, mukhang since January, tuloy-tuloy na may mga produktong nagtataas. Hindi lahat ng produkto, pero, you know, halos lahat ng kategorya. Kategorya, meaning to say, gatas, sabon, kape, no? Ay tinamaan na may increases na, no, since January itong mga to. Sige sir, kwentuhan mo nga kami, paano ba yung proseso niyan? So yung manufacturers, di nagsusupply po sa inyo, nagdadala sa inyo ng supply papunta sa supermarkets. Kayo naman, kayo ang maglalagay ng presyo, yung price tag, ano po? So paano yung dynamics nyo? Paano nyo nalalaman ahead of us ng mga consumers na kailangan palitan to eh, may changes, sabi ng manufacturer eh. Okay. May ilang dekada ng ang manufacturers ay hindi na nagde-deliver diretso sa supermarkets. Okay? Dekada, ha? Hindi taon. Dumadaan sila sa distributor. So may mga distributor sila for certain areas. No? Ito mga distributor ang kaharap ng supermarkets. So sila nagsasabi, nag-aabiso, sila nagpapadala ng mga merchandisers. No? Yung mga nakikita yung tauhan sa loob ng selling area. No? Silang nag-display na nagde-deliver, no? Logistics. Okay. So, inaabisuhan kami through email or pagbisita ng ahente, no? To inform us na, oh, on your next delivery, magtataas ng presyo. Minsan, yung delivery nandyan na, tsaka lang sabihin sa'yo, nagtaas na kami. Minsan, Akala ko in advance yun. Para kumaga malabiso sa inyo, para hindi agad-agad. Kasi may price tag dun eh, di papalitan mo kaagad yun. That's right. No? Kung wala ka ng stock. Ngayon, kung maraming stock ka pa, you wanna sell at the old price para medyo dumami customers mo, pwede naman, di ba? I guess that's also one way of avoiding hoarding. No? Kasi kapag sinabi sa'yo, next month, magtataas na kami, ha? Mag-hoard. Di ba? So that's good also for consumer, no? Na hindi naman nag-hoard or nag-aagawan ng mga produkto, ang inventaryo, no, ng mga supermarkets, no. That way may maubusan pag ganyan, ha? So pagdating nagtaas na, wala ka na magagawa. So, you know, kailangan ubusin mo yung old stock mo, no? At maghahalo yan sigurado, old and new stock. Mahirap eksaktong naubos yung last piece sa shelf tsaka mo lang lalagyan ng ano. Diba? I mean, let's be honest, let's be realistic about it, okay? So, yun yung proseso, no? So, if we're informed na magtataas ang certain items, tandaan yung pagtaas, hindi lahat ng produktong karga ng isang manufacturer ay sabay-sabay na tinataas. Takot na takot ang manufacturer na pag nangyari yan, baka lahat maglipatan sa brand ng kalaban nila. Di ba? Yes. So magtataas siya ng ilang items lang in each category. Halimbawa, marami siyang category. Meron siyang food and non-food. Itong malaking kumpanyang manufacturer na to, no? Multinational, halimbawa. Iilan lang ng mga items dun sa ilang kategorya. Shampoo, konti lang. Milk, konti lang. No? Coffee, konti lang. When I say konti lang, hindi lahat ng sizes nag-a-adjust. Kaya nga minsan, pagtingin mo, mahal ang isang item, pwedeng dumipat ka ng size lang at pag-compute mo on a per gram basis, no? On a per liter basis, mura, hindi pa rin nagtaas. Di ba? So namimili sila ng items na merry-go-round. No? So may items na hindi pa nagtataas, nauna yung ibang items. Okay? So, sa isang supermarket po, eh tayo kasi dampot-dampot tayo ng dampot, hindi ho ba? Sa isang supermarket po, marami po, ang tawag nila SKUs, Shelf Keeping Units. Para madaling, para hindi ka may ito, para item na lang. Stock, yes. Ano ibig sabihin? Stock keeping units. Yan ang exact. Ah, hindi shelf. Hindi shelf, no? Oh, hindi shelf. Kaya naging viral yung shelf, pero stock keeping units. Oo, naalala ko, shelf ang sabi sa DTI. So, hindi pala shelf, stock keeping units. Ano po? Ibig sabihin na, no, para mga items, ang dami.
So sa isang regular na supermarkets, pag pumasok po kayo, more or less ilang items meron nandun? May 10,000 ba? May higit 10,000. Yes, may higit. 10,000 items ang nandun po. Ngayon, basic when you say items, no? When you say items kasi yung tao nalilito, no? Let's say a particular brand of coffee, okay, a particular brand. Napakaraming variants, no? Merong with condensada, no? 3-in-1, merong may condensada, merong white coffee, no? Merong black coffee, di ba? Each one is an item. Okay? Hindi porke isang produkto. Yeah, and ibang size. Kahit ibang size, ibang item. People think kasi, ganun ba karami? O, tignan lang ninyo yung size ng different brands eh. Ang dami. Yun na nga yun. Parang mas hindi tayo malito. Pag sinabi nating items, kada isa, maliit man o malaki, so pag kinuwenta mo, more than 10,000 po ang items na nandun sa isang grocery. Tanong, based on your experience in recent months, mga ilang porsyento na ng stock keeping units ang nag-adjust ng presyo? Kalahati ba nag-adjust na ng presyo? Kasi combine na yan, basic and non-basic. Alvin, alam mo, mahirap sagutin yung tanong mo bakit. May item na nag-increase January ng kaunti, let's say 2% nila tinaas, dahil takot silang baka mawala yung kanilang merkado or kanilang captured market, ang kanilang market, okay? Tapos mag-increase sila ulit May. Same item. So, you know, may second round. So, ang hirap bilangin kung ilang percent kasi hindi mo na alam kung nag-second round ang certain SKUs or first time nag-increase, di ba? Oo. Pero ilang porsyento, hindi ilang porsyento ng SKUs ang gumalaw since January, for instance? Wala pang kalahati. I'm sure wala pang kalahati. May mga kumpanya hindi nagtaas, so hindi lahat nagtaas. Pero kasi kung sasabihin mo yun, halimbawa, pagpalagay mo ng kalahati, kung 10,000 yun, 5,000 items yun ang nag-increase. Hindi na, wala kalahati nga. Sabi ko, wala nga. Wala pang kalahati. Okay. Ano po ang sinasight na reason? Ano po ang sinasight na reasons ng mga manufacturers na wala kaming choice eh. Kailan? Taas muna kami kahit 2% lang ngayon. Tapos sa May naman, 5%. Anong reasons na sinasight sa inyo? Or hindi sila obliged to cite a reason? Basta magtataas sila, sundin nyo. Hindi sila obliged to cite the reason. Number one, distributor ang umabot sa amin, di yung manufacturer. Sabihin lang nila, di namin alam eh. Hindi kami nasabihan eh. Wala, na kami matanungan. Di ba? Oh. They don't have to give a reason. Anyway, it's their risk if they lose out in market share, no? Kapag hindi na bumili ang tao dahil nagtaas sila at malaking tinaas nila, sino ang talo? Di ba? Talo rin kami dahil walang benta. Talo rin sila dahil hindi gumalaw yung inventory, hindi gumalaw yung produkto nila sa tindahan namin, sa mga tindahan namin. Di ba? So sa makatuwid po, sa makatuwid po, hindi natin pwedeng sisihin yung supermarket. Sasabihin natin, ba't ang taas ng presyo mo? Kasi po, pinasa lang din sa kanya yun na ipapasa din niya sa atin bilang end consumer. So tayong nasa dulo kasi ng chain. Sila naman, parang second or third to the last. Tama ba, sir? Since the start of time, ganun yun. Okay, kaya lang kami ang kaharap. Kami ang frontliners. Kami ang kaharap ng consumer. So natural kami, we bear the brunt of the complaints of the consumers. Pag nagtaas na ninyo, wala tayong magawa. Yun ang pinasa sa amin ng supplier, we call them suppliers. No? So these are both the manufacturers, distributors, sub-distributors, wholesalers, ang dami niyan, di ba? Eh nagtaas ang aming source, no, ng mga produktong pambenta, natural, tataas din ang, you know, given the same patong, the same margins, tataas ang selling price. Sige. Ng produkto. So in the interest of fairness, ano po, and transparency. May pinipair din po kami soundbite ni DTI Yusek Ruth Castelo, yung aming kaibigong si Yusek Ruth. Ano po? Kung ready na siya, ready na ba tele, pwede na nating i-play. Tapos pariakin natin si Stephen Kua. Kasi ang sinasabi ng DTI, wala pa po kaming inaaprubahang anumang dagdag presyo sa basic goods na may suggested retail price. So, hindi po lahat ng basic goods kasi, doon nagkakatanong, kaya nalilito yung tao eh, hindi po lahat ng basic goods or basic and prime commodities may SRP. May mga produkto, saan katerba po yung produkto doon or variant na walang SRP? So, kung ready na yung soundbite ni Yusek, pakinggan nga po natin ang sagot, ang statement ni Undersecretary Ruth Castelo. Please play.
wala silang dapat ikabahala, walang dapat alalahanin kasi nakabantay ang DTI. So as long as we do not publish a new bulletin, hindi po sila dapat kabahan. Kung gagalaw man tayo ng presyo, malalaman din naman nila, sumunod lang sila dun sa bulletin natin, yun yung mga produkto na bibili nila dahil yun sigurado na naaral nating mabuti yung presyo at yung pinaka-reasonableng increase kung sakali. Sana wag tayong magpa-alarma ng consumer unnecessarily kasi meron mang gagalaw na presyo, kung hindi naman basic or hindi naman natin pangunahing pangangailangan, pwede nating hindi bilhin. Ayun. So sinasabi niya, sir, wag naman tayong unnecessarily mang-alarma ng ating mga kababayan. What do you say? Para kasi parang ang role naman ng supermarkets is just to warn the consumers. Pero here's DTI saying na wag naman kayo mang-alarma. Pero yun yung totoo eh, hindi ho ba? Tama rin naman si Yusek Ruth, no? Hindi naman siya totally wrong or, you know, hindi naman mali yung sinasabi niya. Kasi number one, very small fraction lang of the whole universe of products inside supermarkets ang minomonitor ng DTI. At tama yung mga napili nila. Yan yung mga market leaders. Yan yung mga pinaka-popular na brands, no? And sizes. Pabinta. Kasi kapag yan, gumalaw ang presyo, susunod ang kalaban. So tama yung mga napili nila. Now, what she's saying is don't alarm the consumers. No, for me, I'm working very hard not to alarm. I don't want panic buying. Okay? But what I'm saying is, very carefully, pakinggan mabuti, no? Don't read between the lines. No, kumbaga, be aware. Okay? Na mayroong mga produktong malaki ang tinaas, lalo na mga imported. Okay? I mean, you'll be shocked na merong 30-40%. Okay? Even local goods. Okay? Meron. Kaya huwag dampot ng dampot. Yun ang aking message, actually. Hindi ko sinabing huwag mamili, mag-imbak, magtambak, mag-panic buy. Hindi yun ang aking purpose. Ang aking purpose is, be aware. Okay? Yun. Okay. Sige. So, mamaya po, magkakausap po tayo ng dalawang manufacturer. Sana nga pumasok sa phone patch at sa Zoom, ano, sina Bombit. Bombit, we're going to ask him sa sardinas, bakit sila humihirit ng dagdag at ano ba yung klaseng pressure sa manufacturers? Kasi doon po nagsisimula eh. And at the same time, yung canned meat, yung mga paborito po ninyo, mga meatloaf, corned beef, ano pa ba? Marami yan. Saan katerba yung mga canned meat products natin? Pero bago tayo mag-commercial, Sir Steven, ano-ano po ba ang nakita ninyo, top of mind, ano yung maalala ninyo na, hala, baka na buwan na lang nataas siya pero maliliit? Anong produkto po? I'm sorry, maliliit ang... di ba maliliit lang yung increments ng increase niya, pero parang nagiging frequent ah. Possible reasons, napakarami. Anong produkto? Anong produkto? Po? All categories. Ito kasi problema natin, pinaka major problem, okay, general problem. Wala tayong, we did not develop our industries, okay? So alam, marakaramihan ng sangkap imported. Ayan, nag-gera, nag-conflict sa Ukraine and Russia. Okay, hindi lang naman yun ang problema. Nagtaas ang shipping, nagkagulo-gulo. Ang mga logistics, ang mga shipping, mga deliveries, no, ng mga goods. So, if ang raw material ay imported or buo imported yung produkto, naturally, ang laki ng tinaas. Okay? Because shipping lines, ang laki ng tinaas. Let the manufacturer speak because they will know better. Okay? Number two, anong produkto yun, Sir Steven? Sabon ba ito? Lahat ng produkto, kung mga agri products nga, nag-i-import tayo, di ba? So lahat ng produkto halos may imported na sangkap eh. Halos walang local na produktong totally local lang ano eh. Pero may action meron. Ibig ko po sabihin, pagpasok ng tao sa supermarket, kasi yaman din lang na ang purpose mo pala is to inform the public, just to be aware. Ano po? Anong produkto ang talagang nasa pool ng sinasabi mong serye ng pagtaas presyo? Noodles ba yan? Sabon ba yan? Sardinas ba yan? Yung generic na product, not the brand. Actually, binanggit mo na lahat. Kasi si lahat, kasama na lahat yun. Kasi lahat nga ng categories, eh, merong magtaas. Okay? Maring wala sa listahan ng SRP ng DTI yun. Kaya hindi nila, wala sa radar nila. Ba? What I'm saying is, nakikita ko siyempre, mga nagtataas na bilihin, presyo ng bilihin. Diba? Yun. Oh.
Kaya yung mga kababayan po natin, yung dating, halimbawa, ang grocery budget mo kada buwan ay 4,000. Naku po, parang kukunti na lang po magiging laman ng basket mo. So, Sir Steven, exactly, sa 4,000... That's exactly what I'm saying, di ba? Baka magtaka sila na, oh, eh, bakit dati 4,000 kasyang-kasyang ngayon, di ba? Kulang pa ngayon laman, tapos kinulang na yung 4,000. That's what I'm saying. Kaya maging mapanuri pag mamili. All the more now. Dahil nga, you're aware now na mayroong mga produktong nagtataas or nag-a-adjust ng presyo. Then, yun na nga, each item that you grab, hindi naman kailangan each and every. Pero yung mga major items that you grab, no, lalo na those na ginagamit mo na madalas or binibili mo every week, no, or every month, no, ade, yun na, konting analysis, critical thinking, no, konting ano. Hindi naman lahat ng produkto, pero yung mga major na kinukuha natin. So that medyo maging swak ang budget natin, no? Unless hindi issue sa iyo yung pera. O di dapat sila ng dampot, pero sa amin issue kasi sa ordinaryong consumer, magtitipid eh, kukulangin sa budget. Sir, magko